episode of AutoCulture. Siyempre, your host, Bryan Cunanan. So guys, ipapakilala ko na ang guest natin for this episode. Owner of 15.7 seconds, Montero Sport GLX, aka Mod Screen, Miss TinTin C. Yes, TinTin, thank you very much sa time. Siyempre, I'm sure you're very busy, no? Tama ba, TinTin? So, siyempre, and guys, no? Dito natin malaman bakit siya naging mod screen. Okay, no? Okay. So, hindi na patatagalin na naman, Tin. So, paano ba nag-start si Miss TinTin C sa larangan ng sasakyan? Ever since naman na bata, hindi ko din talaga sa sasakyan. Sasakyan. Kasi yung dad ko, very enthusiastic talaga siya sa sasakyan. So, ako yung parati niya kasama. Saka parati niya ako rin eh, may na kailangan ko patutunan. Oo. Oh, okay. Kasi pag nasa, kunyari nasa mag-isa lang ako nasa biyahe, oh, may nangyari. Alam mo na, sa ko, the youngest. You're the youngest. Only girl, pero yung mga brother ba, mahilig sa auto? Hindi. Napunta kay ano, kay Ma'am Tin lahat. So, si father ba is in terms of enthusiast talaga sa sasakyan? Tama ba? May shop po ba si daddy? Hindi. Ang shop niya is not related to our concept. Ano po ba? Typical Chinese kami na. So, ikaw lang yung naiwari sa larangan sa sasakyan. Pero, ibang naabot ko pagdating sa larangan sa... So guys, ako ang dami kong gusto malaman dito ang Ma'am Tin. Siyempre, ikukwento niya. So, Ma'am Tin, sabi mo nga doon ka nag-star. So, paano ba nang, after nun, nag-ano ka sa auto? After nun, nagkaroon ako din ng ilang auto. Pero, hindi ko pa sarili yun. Hmm. Hindi ko pa sarili. And then, nagkaroon ako, una is, big body na Toyota. Okay. After nun, nag-Honda ako na SIR. Yeah, so, dahil hindi pa ako marunong masyado nun. Hindi pa. So, you're not into racing pa, hindi pa. Okay, so go, sige po. And then after nun, na Honda City. And then after na Honda City, no? Yan, ito na. So, I'm sure guys, sabi ko nga, sa pagpapakilala ko, 15.7 seconds. Yun na lang, alam niyo na ako na ibig sabihin nun. At itong nasa likod ko, ang 15.7 seconds. So, paano ba na po? Si Montero, actually, yung pagkabili ko sa kanya, hindi ko naman talaga na-set up siya. Pero, sali ako sa different clubs, nag-conventional ako. So, hanggang sa, ako na yung umaarangkada pagdating sa modification. Oh, ano na? Ba, ikaw din ang umunakala? So, si Montero, how many years na po ba si Montero? Five years. Pero, for that period ng ano, ng tagal, ano na, totally, ano na, engine, yun na. Tsaka very well-maintained talaga. Well-maintained na. Every 5,000 talaga ako mag-change oil. And this is a daily-driven car. Daily-driven car. So guys, ha, pag nakita niyo itong Montero na to, huwag niyong bubong. Okay? So, my personal question to, na, si Mang Tintin si ba, pag nasa car, nasa public roads, ba, medyo patola rin ba, pagdating sa, or, mainitin yung ulo ko, pag yung, hindi ko magalit ng signal light, yung palasingit, dun nag-iinit yung ulo ko. Pero, hindi ako yung mag-street race. Oo, nag-aamok, tama ba, Ma'am Tin? Eh, pero, Ma'am, if ever may mag-amok sa inyo, medyo pinapatulan nyo ba? Actually, hindi. Hindi rin. Pero, tama ba, Ma'am Tin? Sabi nga nila, car racers, lady drivers, sabi nga nila, pagdating sa, sa public roads, hindi sila, kalmada lang sila, hindi sila nag-aano. Tama ba? Kasi nailalabas na nila yung bilis pagdating sa track. Oo, yes. Tama ba? Yes. Yun yung trend daw. Ganun daw. Kasi parang, sabi nga nila, tanggal ka nila daw. Pag yun na sa public roads, yes. Sa amin kasi, sa girls, sa track namin nilalabas yung mga frustrations, kasi mahirap kasi mag-drive pag galit ka. Actually, sa amin, sa akin kasi mas effective yun bago mag-race, yung hindi naman magpinagdadaanan, pero parang ang bigat ng loob. Bigat. Doon ako bumibilis. So parang kumbaga, may iniisip ka, gano'n. Or meron din yung, yung ate ko, ginagawa niya sa akin doon is, pinoprovoke niya ako. Bago mag-race, pinoprovoke na niya ako. Okay, kumbaga, minomotivate in terms of So psychological, parang okay, yun na yung ano. Parang dapat, Palaban, dapat sober ako eh. Para pagdating sa track,
beast mode ako. Beast mode na, yes, okay. Mamaya naman, syempre, magpapakita natin na sa, syempre, mga viewers of AutoCulture. So, gano'ng ka-beast mode si Montero? Okay, so, Mamtin, syempre, I'm sure meron ka ng mga napalitan ni Montero. So, ano pang mga napalitan mo rin? In terms of interior, exterior, and of course, the engine bay. Sa engine itself, actually, sa engine ko, mostly is stock turbos, stock internals. Ang napalitan ko lang dyan na modified is yung two-row na radiator. To. Racing bolt and gasket. Oh, yun pala. Then, I-pins, yun lang. Okay, so, pero, it runs, first, oh, 15 seconds. Pero stock pa yan. So, ito pa marami pang igubog ang lahat ng yeah. Mga palitan. So, you have plans pa ba na busugin pa lang ano? For baby, siguro ano, okay na ako okay sa ganyan. Okay na ako sa ganyan. Kasi mas masasaktan ako pag may nangyari sa kanya. Oo, oh, sa bagay. Ano rin, at least kasi ito, lalo ko baby. Sorry pa siya, then, lalo pa siya. So, siguro, and another race car na lang. Race car, oh, yun. Then, ano, sa interior naman, ano, pang interior, nagtako lang interior with the sidings, and then, everything else is stock. You know, I think yung medyo yung kulay na. Yeah. I think may ano, yung ano, mga montage naman natin dito. Then, sa exterior, sige po, I'm sure it's wild nga, eh, beast mode eh. This one, see, it's exterior, ma'am. So, this one, it's actually three-layer sticker. So, made of reflectorized one. So, ako lang yung meron dito. So, kinuha namin yung idea from the Chris Brown Huracan. Ah, okay. So, patama ba, ma'am team? MQ ang nakalagay. Yes. Tama ba? MQ. So, guys, pag titingnan nyo siya ng malapitan, doon ko lang na-realize. So, titingnan nyo kayo sa MQ. Kasi mode screen niya. Pero mag malayo. Hindi mo siya maalaw, parang akala mo ano lang siya eh, parang pattern lang na ano. So yun guys, yung mga makikita naman natin dito. Then, doon, syempre, hood, it's actually PMP carbon hood, came from Thailand. Okay. So another, one of your sponsors din ba? Yes, one of my sponsors. Yes, so later, pasalamatan natin naman. Then, I think guys, ito ang tatanungin niyo ako. Si Ma'am Tin, pag nagre-race to, different mugs ang ginagamit na ito. I think, Right now, separate mugs for, mugs and tires for race. For race day. For race day talaga, yun. So, I'm sure, mabibigyan naman tayo Ma'am Tin ng mga clips niya, mga races niya. Then, I'm sure, Ma'am Tin, you have anything, syempre, sa exterior? This one is actually custom made grill by Jack of Cunanan. So, ang pinakawild talaga dito yung ano eh, yung the rock, diba? Yes. So, tama ba? So, Ma'am Tin, I'm sure you're marami kang gusto pasalamatan. Of course, the mod screen, and I think yung meron kang bagong business, I think, mag-promote mo na rin, Ma'am Tin. So, for those who need any of your legal needs, performance cars, it's available here in our shop in 158 Quazon Street. You can wait Small Speed Racing or Legal Republic, Quazon, Panaman. Yes, okay. And, syempre, shoutouts tayo, Ma'am Tin, sa mga, so, syempre, of course, friends, family, and social media. So, yun mo, ma'am. Gusto nyo ano? So, I would like to thank all my sponsors. Motul, K4D, Ime, yes, Detail Republic, Sige, dami. Super Motors. Oh, yes. Chad Cabalet Hydrographics. Yes. Cliff Designs. M-Trap. Oh, dami. Car clubs, madam. I'm sure meron ka. Car clubs. Yes, SUV oh. Society. Yes, okay. PH. Diesel racing PH. Yeah, okay. So, thank you, Ma'am Tin. I'm sure,
ano si guys, ang nakilala ko si Charles T. Si Moto. Yes. Yes, si Moto. Subukan natin si Sir Charles.